Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kakaibang parasitiko sa mundo ng mga hayop. Pero bago tayo magsimula, dapat nating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng parasitiko. Nakaranas ka na ba na magkaroon ng kaibigan na panay ang hingi sa'yo, ngunit wala ka namang mapakinabangan sa kanila? Parang ganyan ang relasyon ng parasitismo. Ang parasitiko ay ang tawag sa anumang hayop na nakikinabang dahil sa pagdikit nito sa ibang hayop. Ang halimbawa nito ay ang garapata at ang aso. Nabubuhay ang garapata sa pag-inom ng dugo ng aso, samantala ang mga aso, puro pangangati lang ang nakukuha nila sa garapata. Parasite ang tawag sa nakikinabang sa biktima, samantalang host naman ang tawag sa biktima ng parasite. Ngayong malinaw na sa inyo ang kahulugan ng parasitiko, umpisahan natin ang kwentuhan sa pinakaunang kaso ng kakaibang parasitiko. Merong mga pelikula ng halimaw na may nakakatakot na dila, pero alam mo ba na may mas nakakatakot pa rito sa totoong buhay? May mga isda kasi na may parasitiko sa kanilang mismong dila. Yang nakikita mong mukhang insekto na may dalawang mata, yan ang parasitiko na tinatawag na Cymotoa exigua. Kilala rin ito sa tawag na tongue-eating louse. Isa itong uri ng isopod na kalahi ng mga hipon. Kahit masarap sa ating panlasa ang mga hipon, ito ang isang klase ng hipon na siguradong babaliktad ang sikmura mo. Lumalaki lamang ito ng hanggang 1 pulgada, hindi gaya ng ibang isopod na lumalaki ng 16 inches. Ang Cymotoa exigua o ang tongue-eating louse ay isa marahil sa pinaka-nakakakilabot na parasitiko sa buong mundo. Paano ba naman, mas pinipili nito ang maniraan sa dila ng kanyang biktima. Upang mabuhay ang mga Cymotoa exigua, kinukuha nito ang sustansya sa katawan ng isda sa paraan ng paghigop ng dugo nito mula sa dila ng isda. Dahil dyan, nangangayayat ang isda at nangihina dahil inaagaw ng parasitiko na ito ang sustansya na dapat na napupunta sa isda. Nagsisimula ang lahat sa pagpasok ng Cymotoa exigua sa hasang ng isda. Merong isang parasitiko ang pipwesto sa dila ng isda. Kapag nasa dila na ang parasitiko, puputulin ito ang supply ng dugo sa dila hanggang sa mubulok ito at tuluyan ng maputol. Sa ganong paraan, ang parasitiko na ito ang siyang papalit sa dila ng isda. Yuck! Baka mawalan ka ng gana kumain ng isda pag nakakita ka nito. Kapag tuluyan ng namatay ang isda, ang parasitiko na ito ay kusang lumalabas sa bibig ng isda upang humanap ng bagong biktima. Mabuti na lang at ang parasitiko na ito ay walang kakayahan na mambiktima ng mga tao. Hindi rin nakasasama sa katawan ng tao kung aksidente tayong makakain ng Cymotoa exigua. Pero kahit na, parang kadiri pa rin kumain ng isda na may parasite. Ikaw, kaya mo bang kainin ng isda kahit meron pa siyang parasite sa bunganga? Tumungo naman tayo sa pangalawang parasitiko na siguradong mapapakamot ka pag nakita mo. Nagkaroon ka na ba ng aso na maraming galis? Kaya mo pa rin bang mahalin ang aso mo kahit ganito ang kanyang itsura? Kung ganito ang balat ng inyong aso, maaaring meron itong sakit na canine scabies. Ang mga aso na apektado ng sakit na scabies ay may parasitiko sa kanilang balat na tinatawag na Sarcoptes scabii. Isa itong uri ng maliliit na kuto na hindi basta-bastang nakikita ng ating mata. Kailangan mo pa ng microscope upang ito ay maaninag. Kapag ang Sarcoptes scabii ay nakadapo sa balat ng aso, agad itong maghuhukay sa balat. Tinawag na parasitiko ang mga kuto na ito dahil kinakain nila ang sustansya sa balat ng aso habang ang mga aso napiperwisyo dahil sa mga kuto. Madali mong makikita ang senyales ng scabies dahil ang aso na meron nito ay may mga sirasirang balat. Ang aso na may parasitiko ay palaging mong maaktuhan na palaging nagkakamot. Malalaman mo rin kung ang aso ay may scabies kung meron itong pedal pinna reflex. Ang pedal pinna reflex ay ang tawag sa ugali ng aso na parabang nagkakamot sa tuwing hinahawakan ang kanilang tenga. Ang mga kuto ng scabies kasi ay madalas na nagtatago sa tenga ng aso. Maliban sa mga aso, ang scabies ay pwede rin makaapekto sa pusa, tupa, at pati na ang mga baka.
Kapag hindi ito naagapan, maaaring mamatay ang hayop dahil sa depresyon, kawalan ng ganang kumain at malnutrisyon. Nakukuha ng mga aso ang parasitiko na scabies sa tuwing sila ay nasa damuhan na maraming kuto. Naipapasa din nila ang sakit na ito sa ibang aso. Sa kasamaang palad, ang parasitikong scabies ay pwedeng maihawa sa tao galing sa aso. Kaya naman mahalaga na magagamot natin ang ating pets na may scabies dahil ayaw mong mahawaan ng sakit. Para magamot ang scabies sa aso, dapat mo itong pahiran ng kemikal na nagtataglay ng ivermectin. Mabisa rin ang kemikal na selamectin para patayin ang parasitiko sa aso. Dapat din natin paliguan ang ating aso kahit isang beses sa isang buwan gamit ang sabon na may madre de cacao. Kahit ayaw maligo ng mga aso, kailangan natin silang piliting maligo para sa kanilang kalusugan. Ang panghuli sa ating listahan ay ang parasitiko na kayang bumago sa katawan ng palaka. Isa itong uri ng uod na kumakapit sa katawan ng palaka. Ang tawag sa parasitiko na ito, Ribera, at ito ang epekto nila sa katawan ng palaka. Ang mga palaka na mayroong parasitiko na Ribera ay tinutubuan ng maraming paa. Gaya ng palaka na ito na tinubuan ng 50 piraso ng karagdagang paa. Ang weird nila tignan at mukha silang halimaw. Sa katunayan nga, ilang beses nang namataan at nakunan sa video ang palaka na tinubuan ng ganitong kondisyon. Pero paano nga ba ito nangyayari? Nagsisimula ang proseso sa mga uod na naghahanap ng palaka. Yang nakita mong puting lumalangoy, yan ang uod na Ribera. Ang mga uod na ito ay dahan-dahan pumapasok sa balat ng walang kamalay-malay na palaka. Kapag nakapasok na ang mga uod na Ribera sa palaka, tumitigas ito sa loob at nagiging cyst. Ang mga cyst na ito ang magdidevelop bilang karagdagang paa. Intensyon ng parasitiko na ito na paramihin ang paa ng palaka dahil gusto nilang ipahamak ang palaka. Kapag maraming paa ang palaka, nahihirapan itong kumilos. Ang palaka na may ekstrang paa ay 41% na mas mababang tumalon at 37% na mas mabagal lumangoy. Dahil dyan, ang mga palaka na may ganitong parasitiko ay mabilis na nahuhuli ng predator gaya ng malalaking ibon. Gaya ng palaka na ito na nahihirapang lumangoy dahil sa kanyang ekstrang paa. Kapag ang palaka na infected ng Ribera ay kinain ng ibon, dito naman ito magpaparami sa bituka ng ibon. Sa ganitong paraan, mas lumalaki ang pwesto na matitirahan ng parasitiko dahil mas malawak ang tiyan ng ibon. Kahit nakakatakot ang epekto ng Ribera sa palaka, hindi ka dapat matakot rito dahil ang parasitiko na ito ay hindi na ipapasa ng palaka papunta sa mga tao. Kaya naman pwede ka pa rin kumain ng palaka nang hindi natatakot na mahawaan ng Ribera. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jeline Fayo. Hello rin kay Jari Demiar. What's up kay Timoy Saludar. Shoutout sa pamilya ni Christ Timothy R. Pantalyon. Gina Del Rosario Cabasbas. Raquel Nepomuceno. Tyron John B. Camino. Sian Josh, Ashlan at Ashlyn Taala. At kay Kylie Baroa. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!